Magandang umaga po sa inyo lahat, Alexandra Lex, Jusong babalik para sa update on Liza Soberano. Si Boy Abunda na naging manager ng maraming mga artista ang nagsabi na ang ginawa ni Liza Soberano na pag-delete ng mga photos and pagbago ng mukha ng kanyang Instagram account ay tinawag niya itong rebranding. Sabi dito, ito daw ang nakikita niya as a way of Liza para baguhin ang anyo niya at pangalan niya sa showbiz world. Maalala natin na hindi na Liza ang hindi nadala niya ngayon, kundi Hope Soberano. Ang pag-post ni Liza Soberano ng vlog niya. I've been in 6 feature films, over 500 episodes of teleseries, and have only really dabbled into 3 main genres: romance, comedy, and drama. And since I was 16, I had only really worked side by side with one main co-star, with the same production company, rotating around the same 3 directors. And during all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. Ay nakaani ito ng maraming komento, positive comments and mostly negative comments. Ang sabi ng iba, Liza Soberano is just an ungrateful girl. Ito ay matapos ipakita ang disappointment niya na 13 years siya sa industriya pero tatlong genre lang daw ang kanya nagawa sa iilang director. And marami nagsabi na she is blessed. Marami ang naghangad na maging isang Liza Soberano sa dami ng proyekto ibinigay sa kanya. Pero sabi naman ng iba, she is not a great actress at all. So, yun po. Sabi ni Uji Diaz, hindi naman daw nagkulang ang management about this. Kasi before pa nga mag-lockdown, or before pa na tanggal ang prangkisa ng ABS-CBN, ay nag-pitching pa sila ng adaptation ng It's Okay Not to Be Okay. Pero nireject ito ni Liza Soberano and ni Enrique Hell. So, wala nang kasalanan ang management about that. Kasi sila mismo ang nag-reject ng nasabing proyekto at hinindian na daw umano nito. So, yeah, yan po ang sinabi ni Uji Diaz, ang manager ni Liza Soberano on her latest film. Dahil sa nangyaring usapin, marami tuloy ang napa-shoutout sa social media. Ang sabi, must deserve daw ng isang Alexa Ilacad na mailagay sa top dahil mahusay sa aktingan, sobrang down to earth, appreciative at higit sa lahat, grateful sa natatama sa maliit man o malaki. Pinasasalamatan niya lahat. Ayun, yun ang sabi ng isang tsakapuso. Pagkatapos mapag-usapan nga itong vlog ni Liza Soberano. Ang pagkaroon pa man, sabi dito, may choice naman sila if gagawin sila gagawin nila yung projects or sasali sa Love Team dahil may contract naman yan. Pwede naman sila magsabi na ayaw nila sa isang project or par yun lang syempre pa. Tumanggi ka, alaka projects. Wala naman magagawa ang management pag ayaw ng artista. So, doon sa nangyaring pag-reject nga ng It's Okay Not to Be Okay na adaptation ng Korean na teleserye, sabi nila, nasa choice yun ng artista. Kung oo ba ito o hihindi sa isang project after ng teaching. Yun, pero yun nga, dahilan sa nung mga panahong yaon ay nasarado ang ABS-CBN dahil sa pagkaroon ng problema ng franchise nito, kung kaya siguro natakot bigla itong
si Liza Soberano and Ricky Hill, kaya nireject at hinindihan ang ganoong project, mga kaibigan. Sabi ng marami, napaka-ungrateful nitong si Liza Soberano. Gusto lang pala ng rebranding, eh kung ano-ano pa daw ang ginawa sa kanyang Instagram account. So, siguro tama siya ng ginawa niya yun. Pero nga lang, nag-create to ng maraming opinion at kuro-kuro ngayon after ng medyo magkalapit-lapit nga ang mga insidente, and talagang masasabi ng iba na what a big trick ang ginawa ng isang Liza Soberano. Kung kaya, hayun, medyo taas ang kilay ng iba, merong nakaintindi ang sabi, hayaan na ang isang Liza Soberano kung gusto niyo mag-grow outside sa Pilipinas. Eh sabi nga, di ba, doon siya mag-i-invest ng bagong career niya sa Amerika. Kung kaya sabi ng iba, let her go. Kung may pupuntahan rin naman, why not? O, di ba? Pero syempre lang, bago pa siya umalis, ay talagang gumawa siya ng malaking issue na hindi lang siya ang pwedeng mapag-usapan, kundi pati ang kanyang manager at ang management ng ABS-CBN at pati na rin si Enrique Hill. Sabi pa ng nakapanood ng vlog ni Miss Liza Soberano na doon daw siya galing kanina lang. At ang sabi niya, never na mention ni Liza si Enrique Hill na ka-love team niya. Never niya mention ang ABS-CBN na TV network niya for 13 years. And never niya na mention ang kanyang manager na si Miss Uji Diaz. So ano ba ang gustong palabasin ni Miss Liza na ayaw niyang makapanakit? Na it is very obvious na ang mga nabanggit na mga tao or na institution ang siyang gusto niyang tumbukin. Kaso lang ayaw nga lang niyang pangalanan. Pero yes, it's her decision. Let's just respect that. And nasa fans na yan kung ano ang gusto nilang gawin after this vlog ni Liza Soberano.